ang building code mag-design. Yung easement na setback mo, nag-decide ang Supreme Court sa kaso. Without his consent daw, eh, tinibag nyo daw yung kanyang bahay. Ah, yung without consent. Kahit na walang consent yan. Ha, government property yan. I may be wrong. Let the court decide who is correct. So it is only a question of law. Tingnan natin kung sinong tama. Kaya yan, sidewalk, kitang-kita mo? Oo. Ang pinapalabas natin dito yung executive order number 24. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. May referee magde-decide. Tama. Or hindi tayo. Judge, wala tayo dapat pagkalunan, di ba? Oo, pero hindi naman natin mariresolve to ng... Ganun lang. Tama, tama. Ako naman tama yan. Ha? Doon na lang tayo. Kung magbabayad ako, magdadamage ako. Okay. Kung kayo ang magbabayad, magdadamage ako. Okay. Let the court decide. City of Manila naman yan eh. Kayo. Mayaman naman ang City of Manila. Kayo, kalaban nyo, City of Manila. Yun na lang. Tapos na. Diba? Pati kayo, kasama kayo. Oo, wala nang problema yun eh. Imbitahin ko kayo para witness. Para sikat. Sikat na ako, matagal na ako sikat. Oo, okay. Pinapanood kita eh. Pinag-aralan ko ito pare. Madami mong trabaho. Basta tayo, trabaho lang. Ha? Ako naman, di ako nag-resist pagkarapatan. Pero sa right ko, sasabihin ko lang. Pero I will kasi not... karapatan mo yun, sir. Sasabihin lang. Karapatan mo yun. Abogado ka eh. Pero kami, may karapatan din kami dahil sa trabaho namin. Okay. Pwede niya, yung kasi yung karapatan, pwede niya abuso. Ngayon, pag inabuso mo, ano ang, yung biktima, yung karapatan lang. May legal process. Dapat yung karapatan lang, dapat na tama. I may be wrong. But I will challenge it. Kung walang senaryo ganito, di malalaman yung limitation ng bawat rights. Kasi kompli-komplos ito eh. Sir, ano ba yung pinaka-rights nyo dyan, sir? Ang tinatayo ko rito, eminent domain. Private property belongs to my property. That area belongs to my property. Sa inyo talaga yan? Yes, nasa titulo ko yan. Ngayon, yung may building code, ang building code, mag-design. Yung easement na setback mo, nag-decide ang Supreme Court sa kaso. Let's go, baby. Hey.
Nandun si General. Saan siya? Pakisamahan lang tayo. Nakikisama. Ito mga kapatid natin to. Kapatid natin ang mga ito. Dito sa amin. O yan. Sila nag-uusap. Kita mo. Ang daling kausap. Di ba? Wala tayo na naman lang ito. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you. Ayun pa mga boss. Ayun mga buro, ano? Ayun ang mga kapatid natin ng mga Muslim ay nag-uusap na ang daling yung kanilang mga yung laka-expos ng mga bakal mga kababayan na pinapagrender na po nila yung may-ari ng bahay. So yun yung mga good citizen na hindi na kailangan sabihan na website para matibag yung kanilang mga property. Pero unlike ito sa sula, kanina pa siya nag-co-contest na kung saan tinitibag yung mga property without this consent. Department Flood Control Department ng mga kapulisan dito para maging secured ang ating ginagawang clearing operation. Tulad nga ng sabi ko kanina, yung may-ari ng property ay kinokontest niya kung bakit na-force na tibagin yung kanyang property without his consent. Magre-reklamo daw siya sa husgado para magkaalamanan daw. Sa Quezon City, yung easement, ang gagamit doon, sabi ng Supreme Court, ay ang may-ari ng lupa. Kung gustong gamitin ng government, magbayad muna sila according to the expropriation proceedings. Magbayad sila. Lahat to na pag-aari ng tao, pwede kunin ng government. Pero, provided may proseso, hindi po pwedeng pwersahan. Ngayon, nagkaroon ng pwersahan. Clear po, pwersahan to. Anong remedy ko? Legal process. Itong ginagawa ko, sinasabi ko lang to na para masabi ko na hindi ako nagbigay ng consent. Pero I cannot stop them because I have no capability to stop them. But sinasabi ko lang, yung karapatan ko na nag-check ako, hindi ako nagbigay ng consent. Except sa kung may nakalabas man sa area ko. Doon wala akong pakialam doon. Pero yung within my area,
Ganoon lang po. Sumusuporta po ako sa administration ng Pangulong Duterte at saka kay Mayor Isko. Without his consent daw, eh, tinibag nyo daw yung kanyang bahay. Ah, yung without consent. Kahit na walang consent yan, ha, government property yan. Kaya yan, sidewalk, kitang-kita mo? Oo. Ang pinapalabas natin dito yung executive order number 24. Ha, at saka ito, dadaanan ito ng, ano, ng prosesyon, kaya kailangan maging malinis talaga ito. Mga aksidente yan. Ang tao dyan, pag na-aksidente, sino sisisi? Gobyerno. Diba? O, ayan, oh, ang mga residente rito. Ha? Ngayon, sino may kasalanan? Gobyerno na, dahil hindi pinapatupad. Eh, patupad natin yung tama para wala maksidente. Tama? Sir, thank you ah. O, makikita mo ron, makikita mo, nakita mo yun, o sila na, sa grinder. Ang daling mag-usap, di ba? Kasi naiintindihan nila yung batas. Naiintindihan nila yung batas eh. Kaya sila na mismo, gumigawa nung kanila. Don!